guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Janabi TV. May bago na naman tayong mapupulutan ng aral. Pero bago tayo magsimula, huwag mong kalimutan na like and subscribe sa aking channel. Habang naglalakad pa uwi galing sa kanyang trabaho, ay nakita ni Mang Arnold ang isang may sugat na aso na pag-alagala sa daan. Nang makita ng aso si Mang Arnold ay lumapit ito sa matanda, at tila ba nanghihingi ng pagkain. Naawa si Mang Arnold sa aso, kaya kahit marami itong galis ay isinama niya ito sa kanyang bahay. Doon ay binigyan niya ito ng pagkain at inumin, sa kabila ng nagagalit niyang asawa na si Aling Amanda. Ano ka ba naman, Arnold? Bakit ka nagdala ng asong galisin dito? Baka mangati tayo niyan, wika ni Aling Amanda sa asawa. Nakakaawa naman. Isa pa, ituring natin siyang anak. Tutal may mga pamilya na ang mga anak natin na sina Jonalyn at Samantha. Matagal na tayong walang inaalaga ang bata rito, biro ni Mang Arnold sa asawa. Bahala ka, kapag hindi gumaling iyan, ibalik mo na lang iyan sa lansangan, sabi ni Aling Amanda. Araw-araw ay matiyagang pinapakain at pinaiinom ng tubig ni Mang Arnold ang alagang aso, na pinangalanan niyang Cindy. Hindi rin siya nandiri sa pagpapaligo rito, sa kabila ng galis nito sa katawan. Regular din niya itong dinadala sa veterinaryo upang magamot. Talagang ginastosan ito ni Mang Arnold. Ilang buwan lamang ang lumipas, at tuluyan nang gumaling ang mga sugat ni Cindy. Tinubuan na rin ito ng mga balahibo, at malakas na din itong kumain. Sa loob lamang ng 2 buwan, ay ganap nang naging maganda ang tubo ng mga balahibo ni Cindy. Napakaganda nito at kinagiliwan na rin ng mga kapitbahay. Maganda pala si Cindy. Mabuti na isipan mo siyang ampunin, puri ni Aling Amanda sa aso habang hinihimas ang katawan nito. Samantalang dati ayaw mo sa asong ito. Porket galisin pa siya dati, na ngayon ay maganda na, biro ni Mang Arnold sa asawa. Araw-araw ay isinasama ni Mang Arnold ang alagang si Cindy saan man siya magtungo. Sa tuwing siya ay naglalakad-lakad sa parke, pupunta sa palengke, o sa simpleng pagjo-jogging ng matanda sa kanilang kalye ay kasakasama niya ito. Isang umaga, habang nagjo-jogging si Mang Arnold kasama ang alagang si Cindy, binili na ni Mang Arnold ang alagang aso na hintayin siya sa isang poste ng ilaw. Kailangan lamang niyang tumawid sa kabilang kalye, upang bumili ng produktong pinabibili ng kanyang asawa. Dito ka lang Cindy, may bibilhin lang ako, huwag kang aalis dyan, bili ni Mang Arnold sa alaga. Kinakausap niya kasi ito na parang tao. Tila may isip naman itong sumang-ayon sa kanya. Naupo lamang ito at tinignan siya. Tumawid si Mang Arnold upang bilhin ang pampalasang pinabibili ni Aling Amanda. Nang patawid na siya, isang napakabilis na sasakyan ang biglang dumating sa kalye. Tila walang preno ang naturang sasakyan. Patungo ito kay Mang Arnold. Napapikit na lamang ang matanda. Isang malakas na kalabog ang narinig nito. Hudyat na may nasagasaan ang sasakyang nawalan ng kontrol. Pagdilat ni Mang Arnold ay hindi pala siya ang nasagasaan. Nagulat siya dahil ang katawan ni Cindy ang nasa tabi niya. Iniligtas siya sa tiyak na kapahamakan ng kanyang alagang aso. Agad niyang kinarga ang katawan ng aso at dinala sa pinakamalapit na veterinaryo. Doktor, buhayin po ninyo ang alaga ko. Parang awa nyo na po, pagmamakaawa ni Mang Arnold sa veterinaryo. Subalit hindi na nakayanan ng pobreng aso. Binawian din ito ng buhay. Labis na naghinagpis si Mang Arnold sa bigla ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na alaga. Hindi pumayag si Mang Arnold na basta na lamang ilibing ang aso. Itinuring niyang tao si Cindy, kaya nararapat lamang na ay trotoding parang tao ang burol at libing nito. Isinilid niya sa kabaong ng tao ang mga labi nito at pinaglamayan din. Bukod dito, kumuha rin siya ng lupa sa sementeryo, upang doon ilibing ang alaga. Para ko ng anak si Cindy, kaya masakit sa akin ang kanyang pagkawala, sabi ni Mang Arnold sa kanyang asawa. Samantala, nakulong naman ang driver ng sasakyang nawalan ng kontrol, at nakasagasa kay Cindy. Napag-alaman kasing nakainom pala ito ng alak. Nagpatuloy naman si Mang Arnold sa paghahanap ng mga asong gala, na pinabayaan na ng kanilang mga amo upang alagaan. Nag
Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Maaari kang mag-comment sa aking channel ng iyong suggestion. Maraming salamat at tinapos mo ang aking video.